So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, alam nyo sa totoo lang ha, never po talaga akong nanira ng mga religion. Never po talaga in my life, simula pagkabata hanggang sa lumaki ako, never po akong nanira ng mga religion. Pero gusto ko maging open kayo guys, especially 'di ba madaming mga nabibiktima ngayon, lalo pat nung nakaraang araw mayroong balita na isang pastor nagbebenta ng lupa doon sa langit, 100 square meter, nagbebenta siya doon. Tapos nabalita na pinakulong, 'di ba? Ito sa video natin ngayon, gusto kong i-emphasize kung gaano po talaga ka balahura itong si Kibuloy bilang isang bulaang propeta. Tingnan nyo the way na magsalita itong si Kibuloy na parang tila baga merong something, may devil sa kanyang pag-iisip. Tingnan nyo ha, hindi ko alam kung bakit madami pang nabibiktima itong si Kibuloy, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, lalo na sa mga KOJC member na up to this moment, talagang bulag na bulag pa din sa katotohanan. Gusto ko lang ulit iparinig ito sa inyo. Itong sinabi ni Kibuloy na parang nagkakatawang tao siya. Parang tinutukoy niya na siya yung Diyos na nagkatawang tao lamang. Pakinggan nyo pa, pakinggan nyo. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Oh, tinalo niya daw po itong si Lucifer. Ang lakas ba ng tama ni Kibuloy? Ay, naku, Diyos ko. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos, dibate-dibate. Tapos, sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-dibate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Oh, hindi daw siya natatakot kay Lucifer sa atin pa daw. Eh, bakit natakot ka sa mga senador nung pinapatawag ka sa Senado? Kala ko ba hindi ka natatakot? At besides, sinabi niya, di ba, na siya yung huling taong pa, huling pipirma para sa kaligtasan ng mga tao? Eh, bakit hindi mo napirmahan yung kaligtasan mo? Tingnan mo ngayon, pinagaanap ka ng ano, ng otoridad. Tapos ito yung nakakatawa dito, yung post na kahapon, hindi pa ako nakamove on yung post pala nung nakaraang araw na itong si Kibuloy ay nag-glorified na daw at na-witness daw po yun ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sa piling na daw po ng poong may kapal itong si Kibuloy, and kung gusto niyang bumalik daw po ulit sa lupa, babalik siya kung kailan niya daw gusto kasi nag-glorified na daw itong si Kibuloy. Like, grabe, naka-drugs kaya itong miyembro ni ano, ng KOJC? Ako'y nagtatanong lamang ha, nagtatanong lang ako. Anyway, pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Hindi yung pwedeng banggi, alam nyo, bula ang propeta talaga itong si Kibuloy. Kaya sa mga nananampalataya dyan na yung buong-buo yung pananampalataya nila, maaari talaga kayong mabiktima once na ganito. Diba, yung tao, lalo pat, you know, madami sa panahon ngayon, ang buo ang pananampalataya, natatakot na mapunta sa impyerno. Lahat naman tayo takot mapunta sa impyerno, pero mas nakakatakot na mapaniwala kayo ng isang relihiyong kulto. Diba? O, pag sinabi sa inyo, tumalon ka sa bangin, kasi mapupunta ka sa langit, tatalon ka. Pag sinabing ibenta mo yung ari-arian mo, kasi bukas gugunaw na yung mundo, ibibenta mo. Guys, mag-isip-isip naman sana kayo. Diba? Anyway, continue. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Diba? Kitang-kita na guys, witness na nga po yan yung kanyang statement na isa po siyang bulaang propeta na may pagkasuntusin-tusinto, na may pitik na may saltik, yung kanyang utak. Diba? Ano yung capacity mo para dumaan sa iyo yung mga tao para mapunta sa langit? Iisa ka lang din namang tao. Guys, hindi ko tinitira yung mga pastor dito. Kasi alam ko naman yung work ng mga pastor na magturo, mag-guide sa atin, papunta nga po dito sa kabutihan. Pero kung ito lang din naman yung tao yung magtuturo sa atin, di bali na lang. Diba? Dinadala nila tayo sa impyerno eh. Kayo yung nagdadala sa amin sa impyerno.
Anyway. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Guys, sorry. Ito ba yung pinapaniwalaan ninyo na I judge something sa iyo, brain? Diba? Ay, nako. Ewan ko ba dito? Oh, siya daw yung nagmamay-ari ng kaluluwa natin. Oh, President Marcos. Magmamay-ari daw ni Kibulo yung kaluluwa mo. Kaya pala may post sila. Diba, kinontent natin kanina. Ang post nila, dadapuan daw po ng deadly sick, diba? Nakakamamatay na sakit dahil sinumpa daw po itong si President Marcos, F. Elisa, Romualdez, si Risa Ontiveros, si Benor Abalos, sinumpa na daw po ayon po sa propeta. So magkakaroon daw po sila ng nakamamatay na sakit na walang lunas. Diba? Lakas talaga ng amats ng ano, no? Ng kulto ni Kibuloy. Uy, gising na kayo. Ano ba? Ay, naku, Diyos ko po. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga kung... Gago, may nag-amen pa talaga. No? Amen. Ah, nanggigigil ako. Anyway. Ang kayo? Sino kayo? Tama ba yun? Yung magmumura ka, mga hungang kayo. O, pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hungang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpents ninyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Oh, yan nga guys, yung isa nga sa patunay, na itong si Kibuloy, nasiraan na nga ng katinuan. Wala na sa kanyang kabaitan, or else, siguro okay pa naman yung mental nito, yung pag-iisip nito. Ang problema, gusto niya lang mambudol. Biruin nyo 10% sa mga supporters ng ano ng Kingdom of Jesus Christ ang dapat ibigay dito sa KOJC. Eh, ang daming nagreklamo sa kanya eh. 'Di ba mga minamahal, una na nga po dito yung mga OFW na kahit buong sweldo nila halos ibigay na lahat dito kay Kibuloy kasi pag hindi nagbigay, ang mangyayari sa kanila, mapupunta daw sa impyerno. 'Di ba nananakot? Bukod pa dyan, bukod sa pananakot, ang dami niya pang ginawa sa mga kababaihan na bata, child abuse. Ay, grabe, 11 years old, tinira ni Kibuloy. Hindi niyo yun alam, mga minamahal. 11 years old, yung pinakabatang tinira ni Kibuloy. Eh, parang apo niya na din yun. Ewan ko ba, bakit ang dami pa ding nabubudol dito sa kay Kibuloy? Eh, nga ito lang yung masasabi ko, no? Yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ay isa po talagang kulto. Oo, hindi ako nagbibiro. Kulto po talaga yan, guys. Kasi biruin nyo, tinuturing na nilang Panginoon itong si Kibuloy. Which is, ewan ko ba dito? Grabe yung ano yung amats ng KOJC, no? Grabe. Anyway, yun, guys. Ay, nako.